Yes, love! Siyempre naman, papakasal ako sa'yo. Wala na si Lorena. Wala na ang kapatid ko. Nasa ka na ba? Miss na miss na kita eh. Mahalaga ang komunikasyon sa lahat ng uri ng pagsasama. Ito ang isa sa pinakamahalagang bagay sa kahit anong relasyon. Dahil dito nagsisimula ang mga pagkakasundo at pagkakaintindihan. Ngunit papaano kung ang taong gusto mong magkaroon ng komunikasyon sa iyo ay wala na rito sa mundo? Gugustuhin mo pa ba talagang makausap siya kung siya ay nasa kabilang buhay na? Welcome to Kwentong Takip Silim. Ito po ang inyong lingkod, Wilmore Plopino, na ngayon ay muli maghahatid sa inyo ng isa na namang kwento ng kababalaghang tiyak na mapapatindig ang inyong mga balahibo, hango, mula sa kwentong ipinadala sa atin ngayon ng ating letter sender. Natawagin na lang daw natin siya sa pangalang Arthur. Alin at alamin natin kung paano nga ba binago ng isang malagim na trahedya ang buhay nila ng kanyang pinakamamahal na si Lorena. Huwag na natin itong patagalin pa at pakinggan na natin ang kanyang kwento. Oo, ate, promise. Mamaya, kakausapin ko na si Arthur tungkol dito. Siguraduhin mo lang, Lorena. Matagal na tayo nag-usap tungkol dito, di ba? Sana naman this time, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Siguro naman, maiintindihan kanyang live-in partner mo. Hindi naman pwedeng lagi kang nandyan sa inyo. Kailangan mo ring mag-grow. Malapit na ang uwi ko, kaya ayusin na natin ang dapat ayusin. O siya, sige na. Kailangan ko ng ibaba tong tawag. Bye. Bye, ate. Ang dilim pa rito sa bahay. Anong oras na ba't parang wala pa si Arthur? Di bale, hihintayin ko na nga lang. Surprise, Lorena! Arthur! What's this? Surprise, love. Happy 11th anniversary. Pasyado yata kita nagulat ah. Namumutla ka eh. Oo. Oh, nagulat nga ako, love. Ano ba kasing meron? I mean, ngayon mo lang kasi ito ginawa, love. Sobrang na-surprise talaga ako. Eh kasi, special ang gabing to, love. Ha? Anong ibig mong... Arthur! Bakit ka lumuluhod dyan? Love, 11 years na tayo ngayong araw. Medyo late na nga ito eh, pero matagal kong pinagandaan to. Will you marry me? Ay, yes! Uy, sige yes na! Yes na yan! Papayag yan! Love, masyado kaya tang shock dyan. Ano na? Hindi mo na ba ako sasagutin? Medyo nangangalay na ako kakalo dito eh. Oo! Yes, love! Siyempre naman, papakasal ako sa'yo! Magandang araw po sa inyo, buong Kwentong Takip Silim Community. Lalong-lalo na sa mga taong bumubuo ng napakagandang programang ito. Kabilang na ang mga paborito kong narrator na si Sir Jupiter, Sir Wilmore at si Miss Anne.
Itago niya na lamang po ako sa pangalang Arthur. 43 years old, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Gusto ko lang sanang ibahagi sa inyo itong kwento namin ng dati kong nobya. Naitago na lang natin sa pangalang Lorena. Ang babaeng pinangarap kong makasama habang buhay. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote ko at bigla ko na lang naisipang ikwento ito dito sa inyong programa. Ganong hindi ko nga ito magawang ikwento ng buo sa mga kaibigan at kakilala ko. Masyado kasing malaki ang iniwang sakit ng karanasang ito sa puso ko, Sir Wilmore. Kaya nga siguro hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako tuluyang nakaka-move on. Childhood sweetheart ko si Lorena, Sir Wilmore. Nakatira kasi kami noon sa isang barangay lang. Kaya naman halos simula pagkabata pa lang ay magkakilala na talaga kami. 17 years old yata ako nang magkaroon kami ng romantic feelings sa isa't isa. Habang 16 anyos naman siya noon. Actually, wala nang ang ligawang naganap sa amin noon eh. Basta na lang talagang naging kami. Hanggang sa nag-decide kaming magsama sa iisang bubong nung pareho na kaming nasa early 20s. Maayos naman ang buhay namin noon. Kahit hindi pa kami kasal, sobrang naging masaya naman kami sa isa't isa. Hanggang sa umabot na nga kami ng mahigit isang dekada. 11th year anniversary namin noon ni Lorena. Nang mag-propose ako sa kanya, Sir Wilmore. Iyon na yata ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko na hindi ko inaasahang siya pa rin palang magiging pinakamalungkot na huling sandali kasama ko, si Lorena. Happy anniversary, love. Nakalimutan nga pala kitang bigyan ng gift kanina. Nandun kasi sa sasakyan eh. Hindi ko tuloy agad na ibigay sa'yo. Gift? Aba, may pag-gift yung pala tong suntubi misis ko. Ano ba yun? Eto. Tuta? Tuta ang regalo mo sa akin? Wow! Ang cute-cute naman yan. Thank you, love, ha. Sa wakas pumayag ka rin na mag-alaga tayo ng aso. Oo, kasi alam ko namang gustong-gusto mo magkaroon yan eh. Thank you, love, ha. Pero alam mo ba, pinakaba mo ako kanina. Ha? Bakit naman? Eh, ang tagal mo kasi sumagot eh. Kala ko ayaw mo nang magpakasal sa akin. Bakit mo naman naisip yan? Sira ka talaga. Eh, bakit kasi ang tagal mo sumagot? Eh, kasi love, ang totoo niyan kanina nakausap ko si Ate Cherry. Magbabakasyon sila ngayong darating na New Year dito sa Pinas. Tapos gusto niya sanang mag-bonding kaming pamilya. Mag-hiking daw kami magkakapatid somewhere in Visayas. Kaya lang ayaw niya akong isama, ganun ba? Sorry, love. Alam mo namang malaki talagang pagtutol niya na magsama tayo nang hindi pa tayo kinakasal, diba? Pero kung ayaw mo naman akong sumama dun sa outing namin, maiintindihan... Hindi, love. Sumama ka. Okay lang yun. Mayaya mo na. Konting tease na lang naman eh. Magpapakasal na tayo. Sa susunod na family outing, makakasama na rin ako. For now, ikaw na lang muna. Mag-enjoy ka dun, ha? Nang mga sandaling yon, alam kong niloloko ko lang ang sarili ko, Sir Wilmore. Hindi naman ako tanga para hindi malaman kung bakit
ayaw akong isama ng ate ni Lorena sa lahat ng family events nila. Iyon ay dahil wala pa akong napapatunayan sa buhay. Hindi tulad nila na pare-pareho ng angat ang estado ng mga panahong yon. Halos buong pamilya kasi ni Lorena noon nag-migrate na sa Canada. At siya na lang ang naiwan dito sa Pilipinas. At hindi nagustuhan yon ng pamilya niya. Although nagkaroon naman ako ng konting pag-asa dahil nga ikakasal na kami noon, Sir Wilmore. Pero hindi ko akalain, doon na rin pala guguho ang buong mundo ko. Sino ba itong tumatawag? Madaling araw na. Teka, si Ate Cherry to. Hello po, Ate Cherry. Napatawag po kayo. Arthur, si Lorena, hindi namin siya makita. Bo, ate, ano pong ibig niyo sabihin? Ate, please, huwag niyo po akong biruin ng ganyan. Ate, nasaan na po si Lorena? Pakausap po sa kanya, please. Arthur, wala na si Lorena. Wala na ang kapatid ko. Nahulog si Lorena sa bangin, Arthur. Hindi na namin siya makita. Hindi ko alam, Sir Wilmore, kung paano ko idetalye ng maayos sa inyo ang lahat. Pero ang mas madali pong paliwanag, dahil sa naging outing nila yon, nawala sa akin ang pinakamamahal kong babae. Nawala sa akin si Lorena, Sir Wilmore, nang ayon kay Ate Cherry, ay nahulog siya sa bangin. Doon mismo sa lugar kung saan daw nag-hiking sila. Na para na rin sa privacy nila ay hindi ko napapangalanan pa. Sobrang gulo ng naging kwento sa akin ni Ate Cherry, Sir Wilmore. Basta ang sinabi na lang niya sa akin, pagkatapos daw aksidenteng mahulog si Lorena sa bangin, tumawag daw sila agad ng tulong para hanapin ang katawan niya. Pero wala silang nakita. Gumawa pa nga ako ng paraan noon para makasunod agad sa kanila. Pero nagdumating ako doon ay inetsepuweran nila ako ng pamilya niya. Ni hindi nila ako pinapansin. Kahit yung mga rescuer na naghahanap noon kay Lorena, tikom ang bibig nila kapag ako ang nagtatanong. Ang tanging naririnig ko lang, posible raw na kinain ng mabangis na hayop ang katawan ni Lorena. Kaya wala silang makita ni katiting man lang na trace sa lugar na yon. Ang sabi pa nila, talaga raw maraming bumabalot ng kababalaghan sa gubat na yon. At ilang hikers na rin daw ang nawala doon. Na hindi lang nababalita dahil inaharang daw ito ng local government sa lugar na yon. Pero hindi ako sumuko. Ginamit ko ang lahat ng perang naipong ko noon para lang mahanap ko siya, Sir Wilmore. Pero bigo pa rin ako. Hanggang sa... Arthur, tama na yan. Dalawang buwan ka na naghahanap kay Lorena. Hanggang ngayon, wala ka pa rin namang makita. Wala ka bang balak sumuko? Kuya, hayaan mo na ako. Hayaan mo hanapin ko siya, kuya, please. Mahal na mahal ko si Lorena. Hindi ko siya kayang mawala sa akin. Pero mismo ang pamilya na ni Lorena yung sumuko sa paghanap sa kanya, di ba? Bumalik na nga sila ng Canada pagkatapos nila siyang paglamayan lang ng 3 araw eh. Arthur, maawa ka sa sarili mo.
Kailangan mong tanggapin, wala na si Lorena. Kuya. Kuya, please tulungan mo akong makausap ulit si Lorena. Di ba may kakilala kang espiritista? Gusto ko makausap yung kaluluwa ni Lorena. Nakikiusap ako sa'yo, kuya. Tulungan mo ako. Sir Wilmore, wala pong nagawa ang nakatatandang kapatid ko, kundi ang sundin na lang ang gusto ko. Tinulungan niya akong makapunta doon sa kakilala niyang espiritista na siyang magiging daan ko upang makausap ko ulit ang pinakamamahal kong si Lorena. Ito ba kamo yung lugar ko saan nahulog ang kinakasama mo, Arthur? Opo, Kamario. Ito na nga po yun. Sige. Kung ganun, ipikit mo na ang mga mata mo at simulan na natin ang pagtawag sa kaluluwa na kinakasama mong si Lorena. Mario, ano ang problema? Bakit ito pumapalata ka, tumiiling kayo dyan? Pasensya ka na, iyo. Kanina ko pa kasi sinusubukang makipagkomunika sa kaluluwa ng kinakasama mo. Pero parang hindi ko magawa. Bakit ito? Subukan niyo ho kaya ulit. Malapit nang kumagat ang dilim, iyo. Mas magiging delikado ang ritual na ito kapag gumabi na. Kaya mas maigi kung ipagpabukas na lang natin ulit ang pagtawag sa kanya. Baka kasi naglalakbay pa ang kanyang kaluluwa kaya nahihirapan tayong tawagin siya. Ganun ho ba? Sige ho, bukas na lang ho ulit. Hindi ko alam, Sir Wilmore, kung nakailang beses pa ba kaming pabalik-balik sa lugar na yon para lang tawagin ang kaluluwa ni Lorena. Pero kahit ilang beses na naming sinubukan, talagang kahit yon, hindi pa rin namin magawa. Sobrang lugmok na ako ng mga panahong yon. At sa sobrang kadesperaduhan kong muling makausap siya, ay pinilit ko pa rin si Kamario na puntahan ang bangin kung saan siya nahulog. Sa huling pagkakataon. Please, Lorena, makipag-usap ka na sa akin. Nasaan ka na ba? Miss na kita eh. Nakikiusap ako sa iyo. Ayan mo makausap kita ulit kahit sandali lang. Arthur. Nandito lang ako. Arthur. Lorena? Kamario, parang narinig ko si... Arthur! Sa tingin ko, mas maganda kung ititigil na natin itong ginagawa natin to. Hindi na natin makakausap ang kaluluwa ni Lorena. Tama na! Pero, Kamario... Pasensya ka na, Arthur. Pero delikado na talaga itong ginagawa natin. Baka mamaya, hindi na kaluluwa ni Lorena ang matawag natin, kundi ibang elemento ng nananahan sa lugar na ito. Wala na talaga tayong magagawa. Siguro oras na para tanggapin mong wala na talaga ang nobya mo. Bakit?
bagsak ang balikat na bumalik ako noon sa apartment na tinutuluyan ko Sir Wilmore. Sa sobrang kalungkutan ko, at dahil na rin hindi ko alam kung anong gagawin ko, para ibsan yon, ay natulog na lang ako kahit na alas 5 pa lang noon ng hapon. Dalawang buwan na mula nang magpasya akong mangupahan sa lugar na yon para makapag-focus ako sa paghahanap kay Lorena. Pero ng mga sandaling yon, pakiramdam ko, nauubusan na ako ng pag-asa. Mga bandang alas 11:30 ng gabi rin yon, Sir Wilmore, ay bigla na lang akong nagising dahil sa malalakas na tahol ni Lucky. Pupungas-pungas pa ako nang magmulat ako ng mata. At nakita kong nakatayo siya noon sa labas ng nakabukas na pintuan ng kwarto ko. Hindi ko maintindihan kung bakit parang galit na galit ang tutang iniregalo sa akin ni Lorena. Iba ang klase ng pagtahol niya noon, Sir Wilmore. Ngayong hindi naman siya isang agresibong tuta. Kitang-kita ko pa man din siya noon dahil patay ang ilaw sa kwarto ko. At yung sasalas naman, ang buhay na siyang dahilan kaya nasisinagan siya ng liwanag. Lucky, ano ba yun? At ka ba tahol ng tahol dyan? Pwede ba tumahimik ka muna? Masakit yung ulo ko eh. Gutom siguro to. Teka, nakainin ko nga muna. Ha? Ano yun? Kaninong kamay yung biglang yumakap sa akin? Lorena? Lorena, ikaw ba yan? Nang mga sandaling yon, ramdam at alam kong hindi ako nag-iisa sa kwarto ko. Bigla na lang tumakbo si Lucky palayo, kasabay ng biglang pag-alingaw-ngaw ng mga bungis-ngis na animoy boses ng babae sa bawat sulok ng silid, Sir Wilmore. Aaminin ko nung una, medyo nakaramdam ako ng takot at hindi ako agad nakakilos sa pwesto ko. Pero nang sa paglingon ko, ay doon ako nakaramdam ng bigla ng konting pag-asa. Baliw na siguro ako, Sir Wilmore, dahil nang makita ko na may babaeng nakaupo sa sulok ng kama ko, na natatakpan ng mahaba at itim na buho ang halos kalahati ng mukha. Imbis na kilabutan ako, ay lalo pa akong natuwa. Pakiramdam ko, bigla akong nagkaroon ng pag-asa sa wakas. Makakausap ko na ulit si Lorena. Lorena, ikaw nga. Sa wakas nagpakita ka na ulit sa akin. Lorena! Sa sobrang kasabikan ko ng mga sandaling yon, na muling makita ang girlfriend ko, akma ko na sanang lapitan ang babaeng yon para yakapin. Kaya lang, Sir Wilmore, bigla na lang ako napahinto nang mag-angat siya ng ulo. At doon ko nakita na wala pala siyang mukha. Hindi. Hindi ikaw si Lorena. Sino ka? Anong klaseng nilalang ka? Bakit umiikot ang ulo mo? Huwag na lapit sa akin. Lumayo ka! Kulang na lang ho ay mawalan ako ng boses noon sa lakas ng sigaw ko. Nang bigla ko na lang nakitang humaba ang leeg ng babaeng walang mukhang yon
na nang mga sandaling yon ay unti-unti na rin lumalapit sa akin. Takot na takot ako noon. Gusto ko nang tumakbo, pero hindi ko alam kung saan naman ako susuot para lang makatakas ako sa kanya. Gayong ang liit-liit naman ang kwarto ko. Hanggang sa bigla na lang akong napaiktad nang isang sigaw ang narinig ko mula sa salas. Arthur! Arthur! Sa kwarto. Puntaan mo siya sa kwarto, Merwin. Hindi siya nag-iisa ngayon dito sa bahay na to. Sa isang iglap, Sir Wilmore, kitang-kita ko nang bigla na lang maglaho yung dilalang nakaharap ko kanina nang pasukin ako ni Kuya Merwin sa kwarto. Nabutan niya ako na nanginginig sa pwesto ko at literal na nakatayo ang lahat ng aking balahibo. Siyang pasok din naman ni Kamario na pagkaraka po noon ay nagsambit agad ng dasal na parabang ibinato niya sa bawat sulok ng silid ko. Yan ang abang sinasabi ko sa iyo, Arthur. Ibang nilalang ang natawag natin sa lugar na yon. Malamang ay isa yun sa mga engkantadang nananahan doon na nanggambala natin dahil sa pagtawag natin sa isang kaluluwang hindi naman kahit kailan napadpad doon. Ano pong ibig niyo sabihin, Kamario? May nalaman kasi kami ni Kamario, Arthur. Huwag ka sana mabibigla. Diretsuhin niyo na ako, Kuya. Ano bang ibig mong sabihin? Ang totoo kasi niyan, alam na ni Kamario kung bakit hindi niya matawag ang kaluluwa ni Lorena. Arthur, malaki daw ang inaala niya na hindi naman kasi talaga patay ang dati mong nobya. Ano? Pinagluloko niyo ba ako? Hindi, Arthur. Ang totoo niyan, hindi ko ito agad sinabi sa iyo dahil gusto ko munang kumpirma yung tama ang inaala ko. Kaya naman gumawa ng paraan ng Kuya Merwin mo para malaman kung ano ba talaga ang nangyari kay Lorena. Doon niya natuklasan na niloko ka lang ng babaeng pinakamamahal mo, pati na rin ng buo niyang pamilya. Hindi pa siya patay, Arthur. Buhay na buhay siya. At ngayon ay nagpapakasaya na kasama ng mga kaanak niya doon sa Canada. Iniwan ka niya. Niloko ka niya. Dahil ayaw niyang guluhin mo pa siya kahit kailan. Alam ko, ako na ang pinakatangang lalaki sa buong mundo dahil nagawa akong lukuhin ang ex ko ng ganung katindi. Parang napakahirap ng paniwalaan, hindi ba? Akala mo, kwento ng isang telenovela. Dahil sa ginawa niya, muntik pa akong mapahamak si Wilmore. Lalo na nang sabihin sa akin ni Kamario na yung uri daw ng engkantadang natawag namin sa gubat ay isa sa pinakamapaglaro sa lahat. Isang uri ng engkantadang mahilig mang-akit ng kalalakihan para dalhin sa mundo nilang hindi naman natin alam kung saan. Buti na lang talaga at magaling na espiritista si Kamario. Nagawa niyang ibunyag sa akin ang kalokohan ni Lorena. Dahil doon, agad-agad din ay nagdesisyon akong bumalik na lang uli sa Maynila at kalimutan na lang ang lahat na nangyaring masama sa akin. Bagamat mahirap, pinilit ko na lang na kayanin yon, Sir Wilmore. Sa ngayon po ay maayos naman ang buhay ko. Yun nga lang, masyado akong nadala sa pakikipagrelasyon, kaya naman tumanda din akong binata. Ganun pa man ay nagkaroon naman ako ng anak, Sir Wilmore, nang makabuntis ako ng isang babaeng
hindi ko rin naman nakatuluyan dahil na rin sa mga naiwang trauma sa akin ng nakaraang to. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon. At umaasa akong sana ay mapakinggan ko ito sa inyong channel. Kung sakali man, maraming maraming salamat in advance. Ako uli si Arthur. Hanggang dito na lamang po. At ngayon naman mga ka-Katie, ka-SB, dumako na tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Anika O7, Arian Felipe, Maria, Elaine Chua, Akian Rivera, Matt A. Ray, Mickey Joy Suchangso, Gia Gonzalez, Maureen Fisman, Divina Ladao. Magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Elaine Chua at Misery Loves Company. Sabi ni Elaine, "Hi Katie, I'm avid fan on your video. I'm silent listener from Quezon City. I have a depression. Ito lang yung ginagawa kong libangan. Lalo na pag umatake ang depress ko, lagi akong nakikinig dito at nalilibang ako. Thank you sa lahat ng mga upload ninyo. Lagi po akong nag-aabang. Maraming salamat." Sabi naman ni Misery Loves Company, "Hello Katie and SB. Kahit anong gawin ko araw-araw, sound trip ko na kayo dati. More on music, now puro horror. More power to your channel. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalilimutan mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at sityo bangungot, ito ang inyong lingkod, Wilmore Plupino, nagpapasalamat."